Inaresto ang presidente ng Globe Asiatic Realty Holding Corporation na si Delphin Lee. Matatanda ang sangkot si Lee sa dimanoy maanumalyang mga transaksyon para makuha ang mahigit 6 na bilyong pisong loan mula sa Pag-ibig. Live mula sa Camp Crame, my report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jessica, kinumpirma nga ng liderato ng Philippine National Police na hawak na nila ang puganting si Delphin Lee na nasa likod nga ng tinaguriang Globe Asiatic Scam kung saan mahigit 6 na bilyong piso ang nakulimbat mula sa Pag-ibig. Pero sa ngayon, Jessica, ay medyo pahirapan pa ang pagkuha ng detalye tungkol sa pag-arestong yan dahil hindi pa natin makumpirma first kung nandito na nga ba siya sa Camp Crame o kung papunta pa lamang. Pero nakausap natin si Police Chief Inspector Vanny Martinez at siya nga ang nanguna sa arresting team na nakakuha dito kay Delphin Lee. What we know for now ay naaresto siya bago mag-alas 7 ngayong gabi sa isang hotel sa Pasay City. At sa ngayon, yun lang muna ang nating nakukuha ng impormasyon. May mga media dito, mga kawaninang media na nagkukumpulan. Nandito kami sa area ng malapit sa PNP General Hospital. Batay naman yan sa impormasyon na dyan daw ididiretso itong si Delphin Lee. Tinawagan din natin si Chief Superintendent Sindak na siyang tagapagsalita pero sa ngayon daw ay hindi pa siya makapagbigay ng karagdagang impormasyon. Patuloy nating antabayan ng Jessica ang developing story na yan at ating ihatid kapag nakakuha na tayo ng karagdagang pang detalya. Jessica. Ivan, matagal-tagal ding wanted o hinahanap na maotoridad itong si Delphin Lee at may mga spekulasyon na nag-ibang bansa ito. All the time pala, nandito lang siya sa Pilipinas kasi dito rin siya nahuli. Tama ba? Yan ang hindi natin makumpirma pa rin, Jessica, dahil hindi pa nga natin nakakausap yung arresting team. Although hindi nga niya masabi kung umalis ba ito ng bansa at bumalik lamang at ngayon siya nahuli. O tulad nga na nabingit ninyo, all this time pala, narito lang sa Pilipinas. Okay, 7 o'clock nahuli sa isang hotel sa Pasay, tama, Ivan? Yes, yun ang nakuha natin paunang impormasyon, Jessica. Okay, mukhang baka may nag-tip kasi matagal siyang wanted, matagal na siyang hinahanap. Ano kaya ito? Natiktikan siya o may nag-tip? Ang sabi nitong si Chief Inspector Martinez ay matagal na daw under surveillance itong si Delphin Lee at siguro they caught up with him finally at nalaman nga na nandito siya sa hotel sa Pasay at nung maaresto daw siya ay kasama niya ang kanyang abogado. Pero may question nga, Jessica, kinu-question ng kampo nitong si Delphin Lee, partikular ng kanyang abogadong si Willie Rivera, ang pag-aresto dahil magugunitan nito lamang Pebrero, ay in-uphold ng Court of Appeals yung kanilang naunang ruling na i-quash o ipawalang visa yung arrest warrant laban sa kanya based on lack of evidence. So, yun, Jessica, ang ating kukunan ng detalye pa as soon as it becomes available. Okay. One more bit of background information, Ivan. Ano nga yung pending case na na-file na against Delphin Lee? Sorry, Jessica, yung pending case? Yung specific case na na-file against him. Yan din, Jessica, ang aalamin natin as soon as we get to talk to the lawyer ni Lee at gayon din ang pamunuan ng Philippine National Police. Okay, pero ang pagkakaalam lang natin, this has something to do with the Pag-ibig funds na napunta sa kumpanya ni Lee through questionable means. Yes, gumamit siya ng mga peking dokumento para makapangutang sa Pag-ibig using ghost borrowers. Ayun. Yun ang basic background na ating alam sa kasong ito. At umabot nga ng mahigit 6 na bilyong piso ang nawala sa pondo ng Pag-ibig dahil dyan. Okay, so breaking news, nadakip na nga po ang matagal nang hinahanap ng mga otoridad na may-ari ng Globe Asiatic Realty Holdings Corporation na si Delphin Lee. At Ivan, antabayanan pa namin ang iba pang mga detalye from your end. Maraming salamat sa iyo.